What's up? Welcome to my YouTube channel, guys. And today's video, i-share ko sa inyo kung paano magparehistro ng motorsiklo ngayon taon 2021, buwan ng Nobyembre sa LTO. Pero bago ko ipagpatuloy ang video na ito, please subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. At paki-like, comment, and share na rin sa mga kaibigan nyo ang video na ito upang makatulog sa mga katanungang tulad nito. Step 1. Ipasirox ang OR at CR. Kumuha ng insurance, ipakita sa emission center. Kung wala naman, pwede naman kumuha sa Cebuana, LBC, at sa LTO at ipasa sa emission center. Kung wala, meron din naman sa emission center. Okay, kung meron na tayong insurance, ready na tayo for emission test. Take note, guys, ha. Dito ako sa San Juan, Manila, nagpa-emission test. Kaya hindi na ako kumuha pa ng appointment. Diretso na kaagad. Okay, tapos na tayo. Punta na tayo ng LTO. Magpapa-check na tayo ng motor stencil sa officer. Walang bayad yun, guys. Or kayo na bahala magbigay kay kuya. After pala na stencil ni kuya yung motor ko, hindi ko na video eh. Nag-inspection siya ng brake ko. Tiningnan niya yung pagbe-brake kung pag-press ko ba yung umilaw. Yun, hindi siya umilaw. Kaya in-advise niya ako na ipa-check muna sa repair siya, paayos muna. Then, after noon, bumalik naman kaagad ako. Siya pa rin nag-inspect ng motor ko. Okay na, tapos na. Wala naman na ibang naging problema. Dumiretso na ako sa window 2 para ipasa yung papel ko. Dito na ako, nag-antay na lang ako na tawagin yung pangalan ko. Then, nung tinawag na yung pangalan ko, lumapit na ako sa cashier at binayaran na yung kabuuan ng aking registration fee. Kasama na dito yung change venue, pati penalty kasi late registered na ako. Expired na siya, hindi pa ako nag-renew, kaya yun, may penalty ako. Pero kung wala naman kayong penalty at change venue, babayaran nyo lang total 559 pesos lang. Yun lang, guys, ha. Dito na nagtatapos ang ating video. Thank you for watching, guys. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. At kung may mga katanungan kayo, okay, may yang mag-comment. Gagawin ko lahat para masagot ko lahat ng mga katanungan nyo.